Sana suportahan na lang natin kagaya ng pagsuporta nung kanyang apat na queen. Dami niyong basyadong basher sa nanalong Miss Universe 2020. Alam niyo yon na hindi naman importante at hindi kailangan na i-bash yung nanalo, kundi dapat suportahan nyo. Lalo na yung kumakalat na picture, kagaya nito, ay ipapakita ko sa inyo itong picture na to. Nakakabwisit. Ayan, sinasabi nila na ang pangit-pangit, ang agli-agli niya, retokada, eche-bureche, lahat na lang ng nananalong Miss Universe sa Pilipinas, may issue. Pag di na nanalo, nadaya agad. Pag yung front runner, pag ko ito yung nanalo eh, hindi front runner, sabihin nag-cheat, ibinigay agad ng question, ano ba mga Pilipino, ano ba ang nangyayari sa atin? Wake up your mind. Sana suportahan na lang natin kagaya ng pagsuporta nung kanyang apat na queens, except dun sa isa na talaga namang super supportive kay Rabiya. Kaya keso ang dami nang sinasabi na nako, pandak naman yan, bakit ba yan ang nanalo? Guys, ang ganda niya, kaya tingnan nyo sa kanyang yearbook. Siyempre, 10 years ago pa yung picture na yan. Kaya ganyan ang picture. Bakit lahat naman tayo dumaan sa ganyang mga itsura na, alam mo yon, pag teenager ka, hindi ka pa marunong mag-ayos, hindi mo, alam mo yon, lahat tayo dumadaan dyan. Pero parang wala naman ako nakikitang mali sa picture na yan. Saka nakita ko dun sa Instagram niya, kasi I followed here on Instagram na, alam mo, sabi niya na, hindi pa daw siya marunong mag-ayos, just 10 years ago. At sabi niya, at natawa ako doon sa sinabi niya na PS, kung sinasabi niya parang surgery yung soul niyo, need a surgery, parang ganun. Well, my God, anong masasabi ko sa prinsesang ito? Karapat dapat talaga siyang maging queen kasi marunong siyang sumagot at hindi siya nagagalit at inamin niya na picture niyan na hindi talaga siya marunong mag-ayos. So what? Diba? Sige nga, lahat na nang babas dyan, ipakita nyo yung picture nyo 10 years ago, kung pinanganak kayo agad na sobrang ganda. Lahat naman tayo na dumaan sa pagiging musmos, sa pagiging kagaya sabi nga niya na hindi naman siya anak mayaman, kaya kung ano lang yung kaya ng pamilya, yun lang, doon lang siya at hindi na kinihiya at doon siya proud. Kaya nakaka-proud na ang queen natin is super authentic, super real, na deserving niya yung crown. Kaya sa mga basher, eto kayo, no? Suntukin ko kayo, alam nyo yon. Kaya dapat, supportahan na lang natin. Kasi, alam mo, malaking laban natin sa makuha ang PIP crown kung todo support at full support tayo kay Rabi. Alam ko, mas maraming full support na fanatic sa pageant ng Miss Universe kesa sa mga basher. Itong mga basher na to, mga kulang sa pansin to eh. Talagang sarap kotongan eh. Kaya, sige lang ha, naiinis ako ha. Ay, nako, nagigigil ako sa inyo. Kaya sa aming queen, Miss Rabiya, never mind. Huwag mong pansinin ang mga yan kasi alam ko, from the bottom of your heart, you're so authentic, you're so real na nakikita namin sa iyong mga mata na totoo kang tao na kaya ang star ay in-align sa iyo at ibinigay sa iyo yan na deserving mong manalo yan. Kung ano man yung natatanggap mo ngayon na biyaya galing sa taas, deserving yan, that lahat yan pinaghirapan mo na wala kang tinapakan ng tao. Kaya, once again, congratulations. Mula dito sa bansang Belgium, ito po si Harold, ang young fanatic, sobra, sobra, sobrang fanatic. And good luck again. And syempre, sa subaybayan ko, ang journey mo until sa, tawag dito, sa competition ng Miss Universe this year, kung kailan man yun. I'm so excited. Talaga naman, ha? Oh, alam mo yun. Naalala ko tuloy, nung nanalo si Catriona, ang dami niya sabi, mataba, pat. Nung nanalo na, we proud of Filipino, ano ba? Tapos, yung kay Fia, nung siya rin, ang dami rin sinasabi, lahat. Kaya guys, pag di kayo nanalo, join na lang kayo, huwag niyo na lang i-bass. Gayun lang yun, di ba? Kaya, join and join. Super lucky lang talaga na ang batang mabait at ang batang masunuri sa magulang at hindi nagtatanong ng salamat, pinagpapala ng Diyos. At iyan si Miss Rabiya Mateo ng Iloilo City, now is Miss Universe 2020 Philippines. We're so proud of you. My God!
again. And wait lang. To all my subscribers, if you haven't subscribed yet to my channel, please don't forget to like and subscribe and click the notification bell para namin kayo updated sa mga susunod ko pang video. Once again, second ano ko na to, paalam sa bansang Belgium, ito po si Harold na nag-iwan ng kasabihang sana mga basher, mabash din kayo. Bye-bye.